Hello, welcome back to my YouTube channel. So may panibagong vlog na naman tayo, no? Ito po, itong Aerox na to. Aerox is, ayan, yung kilis. So may bagong labas na naman na kulay si Aerox. EBS naman siya. Kasi ang karamihan dito ay mga standard naman yung mga nilabas nila na mga bagong kulay. Ito naman EBS. So pero white po yung kulay nito. Saka pala guys, kung baguhan pa lang kayo sa aking channel, no, huwag nyo kalimutan mag-subscribe dyan at pindutin na niyo yung notification bell para lagi kong updated sa sunod natin ng video. Ayan po, so huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin. Let's go! What's up guys? So ito naman yung panibagong video na naman natin, no. Ayan po, yung tignan naman natin tong bagong kulay na Aerox is, ayan, yung EBS. So dito muna tayo sa Cass SRP, no, bago natin makalimutan, no. Ang Cass SRP po niya ay 145,000. So ang down payment po nito ay 21,000. Ayan po yung minimum. Tapos 3 years monthly 6,529. Ayan. Kunin naman niyo siya ng 2 years, ang monthly po niya ay 8,369. Kunin pa niyo siya na 1 year 13,888. Ayan po yung magiging monthly nyo sa loob ng 1 year. Ayan, okay? Ayan, napakaganda po nito. Ito po yung nagustuhan ko sa lahat-lahat na kulay ng Aerox. Ayan, yung pear white. Ayan. Napaka-visible po siya, tignan. Ayan, so, pailawin muna natin. Tignan natin yung mga running light. Ayan. Ito na yung milaw na. Ang nagustuhan ko dito sa motor na to, yung running light niya. Putol po siya, no? Ayan. So, napakaganda po niya, tignan. Tapos isa pa, yung headlight assembly natin ay naka-full LED light na siya. Tapos yung signal light naman niya ay bulb type lang. So, para sa akin, maganda tong ganitong bulb type kasi depende po sa atin kung kabitan ng iba-ibang kulay na LED light. Ayan. Kasi kapag naka-fix yung signal light natin na LED, hindi natin pagalin yung napalitan ng ibang kulay, no? Ayan po yung kagandahan dito. Bulb type lang siya. Ayan. Tapos pagdating naman dito sa fender front natin, no? Ayan po. So dito naman yung nakalagay yung EBS. Tapos pagdating naman sa suspension natin, no? Telescopic fork. Ayan. So ayan din po yung design niya. Ayan. Napakaganda. Napaka-premium ng gawa. So ang size naman niya dito sa gulong sa harap ay meron siyang 110 by 80 or 10 inches. Ayan po. Ang brand po nito ay IRC brand. Ayan. Malaki na yung gulong dito. Ayan. So matibay yung pakaklaseng gulong, no? Ayan. Combination na din po yung sa kulay niya dito. May decals na dito yung mugs niya. Ayan. Tapos may kulay maroon. Ayan. May nakasulat na Aerox. Ayan. Tapos ayan naman yung disc. Braking system natin ay caliper, single piston. Ayan, okay. Tapos yung ABS ring natin ay dito lang, nakabukod lang dito. So, di gaya ng Honda Click 160 ay nakadikit dito sa disc yung ABS ring natin. Ayan. Dito naman sa likuran na gulong, no, mayroon po siya size na 140 by 70, 14 inches. Ayan po. So, napakalaki na po talaga ng size dito sa likuran na gulong, no. Ayan, napakaganda na po nito sa banking-bankingan. So, yung braking system natin dito sa likuran ay drum brake lang. Ayan. Tapos yung shock natin dito sa likuran, double shock. So, napaka-premium din pong yung gawa. Ayan. Tapos ito naman yung pagdating naman sa decals natin, no? Ayan po, yung Aerox. Tapos mayroon pa siya dito na naka-stripe na ano, no, gray, white gray, tapos black gray. Dito din yung decals na Yamaha. Ayan. Tapos pagdating naman dito sa leg cell, ayan din po. So naka-inboard naman din yung sulat dito na 155. So kapag lapitan mo, hindi mo halos maiintindihan yung sulat dito. Maiintindihan mo lang siya kapag nasa malayo ka. Paano mo sabi? Ayan. So pagdating naman dito ay naputol naman yung 155 dito. Tapos yung BBE, Mio, Aerox. Ayan. Tapos is naman yung dulo. Ayan, okay? Tapos ito naman yung passenger footrest natin. Ayan. So may click sounds pa, oh. Dating naman dito ay so, mayroon po siya parang groove, no? Ayan. Okay. So ito naman yung pagdating naman sa tea light natin. Ayan din po yung design niya, no. Ayan. So maliit lang yung ano niya, yung tea light. Ayan. So napakaganda po ng design, no. Parang may parang screen siya na design. Ayan. So napakaganda po siya, tignan. Ayan. Tapos brake light natin, tignan natin. So ayan po, napakalakas po ng ilaw niya.
Wow! Maliit lang siya tignan pero napakalakas po. Ayan. Tapos dito naman sa signal light natin, so nakahusli pa rin siya. So hindi naman siya basta-basta din nababali. Flexible naman siya. Ayan. Tapos peanut bulb lang din siya, pwede niyo palitan ng LED light. Ayan. So depende na sa inyo, magandang kulay dito. So comment na lang kayo sa baba kung anong mas magandang kulay ipapalit dito. Ayan, okay? So kagandahan pa dito, may hazard na siya kasi in case na gagamitin natin yung pang emergency, nagamit natin yung hazard. So ayan po, peanut bulb lang siya pero napakalakas niya, no? So, okay, mayroon pa po tayo dito na ilaw sa plaka, flip light. Ayan. Tapos pagdating naman dito sa Exus 5 natin, ayan po, so, napakasimple lang po yung design niya. So ayan din po yung heat card cover. So plastic lang din siya. Ayan, so may ano po siya, no, parang groove. Tapos may butas-butas dito. Ayan. Ito naman yung regulator cover. Ayan. Malaki po yung butas niya dito. Ayan. Yun nga lang, yung motor na to ay parang hirap silipin yung coolant reserve. Ayan. Wala po kasi sa butas dito. Ang ginagawa ko dito, pinapraslitan ko doon bago natin makita yung laman. Ayan, no. Mahirap po silipin. Hindi po katulad sa Honda kasi may butas dito. So praslita lang natin, silip na natin. So ito, kung nahirapan kayo, pwede naman natin sisilipin din dito. Ayan, ayan, ganun na lang yung press light. Ayan, pagdating po sa Yamaha, matipid po si Yamaha sa kulan. Ayan, yung nagustuhan ko sa, ano, sa Aerox kasi may parang hasang-hasang dito, no? Napakaganda po ng design. Ayan. Tapos yung storage naman natin, capacity po nito ay 24.5 liters. Ayan, so napakalaki po ng storage, no? Ayan, kasyang-kasya po dito yung full piece. Tapos yung tank capacity naman natin ay naglalaman po siya ng 5.5 liters. Ayan, so same lang sila sa Honda Click. Tapos ang kagandahan pa dito ay mayroon siyang Y-Connect apps Yamaha. Ayan, so matracking natin yung motor kung saan man naka-parking. Ayan po, tapos mga information ay nakakita natin dito sa Y-Connect apps. Ayan po yung kagandahan ditong motor na to. Tapos mayroon pa siya dito na charger port. So hindi pa siya USB type, may bibiliin pa kayo dito ng charger port adapter. Ayan, bakit magamit, no? Medyo maliit lang yung bulsa nito, so try natin yung cellphone. So parang delikado siya malalagnag, no? Pero ang dapat talaga dito, kapag nagsasarge kayo dito, ay tatakpan ninyo. Ayan. So dapat pansin-pansinin din ninyo. Dapat sigurado po kayo na nakalock po yung takip. Kasi baka mamaya nasa biyahe kayo, tapos nag-vibrate po yung motor niyo, bigla na tanggal yung takip, baka mahulog pa yung cellphone natin, no? Yan po talaga naka-design dito. Pagdating naman dito sa flip side switch natin, no, ayan din po yung design niya, no? Ayan. So alam na natin na napakatibay po talaga nito. Ayan, shout out pala sa Layasul natin. Ayan, siya po yung nagpapaloob sa mga plaka, no? So ang mayroon dito, high beam, saka turn on, tapos busina. Tapos ito naman yung parang passing light. So hindi po passing light yan, pero ang iba dito, kapag natapos na nila yung warranty na 1 year, sinisit up na nila to, magtatap na sila dito ng passing light. Ayan. Ang purpose kasi nito, sa menu po yan, kapag nag-a-adjust tayo ng orasan. Ayan. Tapos pagdating naman dito sa right side switch, so dito din po yung hazard switch, tapos starter push button. Tapos mayroon pa siya dito yung, ano, yung idling stop system. Ayan po, so ang purpose po nito, kapag nasa waiting red light tayo, kapag inoon mo po ganyan, within 3-5 seconds namamatay po yung makina, no? Ayan po yun, para makatipid tayo sa gas. Yun po yung purpose nito. Tapos hindi mo na kailangan i-start, so ito lang yung pipigain mo, diretso na sa tatakbo yung motor. Kung ayaw mo naman, dito ka lang sa i-off, so standard na po siya. Ayan, okay? Tapos yung lock brake naman niya ay parang MIUI lang siya, no? Ayan. So ito po yung nagustuhan ko dito pagdating sa lock brake, no? Kasi pwede isang kamay lang, tapos sungkiti lang natin ng daliri, palubog. Ayan. So magawa natin kahit isang kamay lang. Hindi po gaya ng Honda Click ay kailangan na dalawang kamay yun. Ayan, piga muna, tapos isang kamay, saka mo i- ano yung lock. Ayan, okay? Ayan po yung nagustuhan ko dito sa Aerox. So napakaganda po ng upuan niya, no? Napaka-premium na premium yung gawa. Ayan.
stitches niya dito ay delight na delight. Tapos, naka-design po siya ng heart. Ayan. Tapos, may nakasulat naman siya dito ng Aerox. Ayan. Pagdating naman dito sa passenger plane po siya, yung pagkatila. Ayan. Tapos, dito ay parang medyo magaspang. So, pagdating naman dito sa grab bar natin, no? Akala natin wala tayong grab bar, pero mayroon po tayong grab bar. Dito lang po yan, nakasiksik. Ayan. Ito, napaka-simple lang. Ang lakas po talaga ng dating kasi wala tayong nakikita ng grab bar dito, no? Ayan. So, ang iba dito, kapag nagkabit sila ng bracket, dito nila kinakabit yun sa putris. Ayan. Ayan. Tapos, yung pag-anon po, parang ano yun, parang style ng Raider. So, regarding naman sa engine type natin ay mayroon itong single cylinder, 4-valve, single hybrid cam, maximum power 15 PS at 8,000 RPM. Maximum torque 13.9 Nm at 6,500 RPM. Ayan po. Mayroon siyang height na 1,150 mm. Seat height naman niya 790 mm. Front clearance naman niya ay 145 mm. Ang bigat po niya ay mayroon po siyang bigat na 126 kg. Ayan, okay. So, ang fuel consumption nito ay naglalaro po siya ng 48.62 km/L. So, medyo matipid pa rin siya sa city drive, no? Shot para sa mga marketing na. Gago! So, ayun guys, dito na nagtatapos ang ating video, no? Ayan. So, kung baguhan pa lang kayo sa aking channel, huwag niyo kalimutan mag-subscribe dyan at pindutin na yung notification bell para lagi kayong updated sa sunod nating video. Ayun po. So, maraming salamat guys sa mga walang sawang sumusuporta. God bless you. Merry Christmas. Thank you.